Isang magandang gabi or araw, ano bang oras dyan sa inyo. Nandito po ako ngayon, kasama ko po ang aking auntie na siya po ay may sakit na lymphoma po. Na siya po ay medyo pumayat na po si auntie at kapatid po ni mama si auntie na pareho sila mataba noon. Pero si auntie ngayon ay nag-suffer po siya ng kanyang sakit. And we are very sad for this moment. Dahil hindi naman namin ginusto na darating tong sakit na to. Pero God allowed this to happen. And He has a reason for this. And kahit na walang-wala kami, wala kaming pera. At saka kung saan kami nag-ask for anything para lang masustento yung ni auntie ang kanyang sakit dahil medyo pumayat ng auntie ko at saka medyo nahirap siyang magsalita. And we are asking you guys kung may maitulong man kayo sa amin para lang mapagamot yung auntie ko, may mapambili ng cotton bag or ano ba yung ilalagay niya sa kanyang leeg. Kasi po kahit kami po nahihirapan po at alam kong pandemya ngayon, alam namin na napakahirap ng buhay, pero I know na kung sino man yung may malaking puso dyan, we are asking po na makakatulong po sa auntie ko. And I know na sa vlog na to, ako po humingi ng tulong sa inyo. Kung makatukbo ako sa inyo, na kayo'y makatulong po sa sitwasyon ng auntie ko. Dahil napakahirap po. Wala pa rin akong trabaho. And kung meron pa lang akong pera, ipapagamot ko ng auntie ko. Pero as of now, wala pa talaga akong pera. Pero hindi naman kami na nagkulang sa pag-pray ng auntie ko, pagtulong kahit konti, kung ano yung mabigay namin, bumibigay kami. At kami po'y kumakatok sa inyo kahit any amount po, kung ano yung mabigay niyo po. It is highly appreciated po, and God will bless you po 1,000-folds. And it is my prayer na gagaling auntie ko. And I know he really accept God as his Lord and personal Savior. And auntie, maging malakas ka lang, pagpatuloy mo lang ang pag-pray mo, kasi we are praying also for you na ikaw ay gagaling. And we are here always to support you and to love you no matter what. Alam mo naman kung gaano kami nagsumusuporta sa iyo, and we always care for you, lalo-lalo na yung kapatid mo na si Mama at other kapatid mo na laging nandyan para sa iyo. And alam kong ano yung gaano kahirap ang may sakit. Alam kong hindi madali na ikaw yung sa dami-dami ng tao, bakit ikaw pa? Pero hindi natin ma-question kung ano yung plano ng Panginoon sa ating buhay, dahil siya lang po ang may hawak nito. Siya lang ang may hawak sa ating kapalaran o sa ating buhay. Kaya we entrust it to God, and we are praying na God is a God of miracle, na kung He can move mountains, kaya niyang pagalingin, kaya niyang yung nga nasa Bible, kaya niyang ayusin yung bulag, kaya i-heal. And let us claim to God na ikaw ay gagaling. And I know sa ating hinaharap ngayon, napakahirap, napaka painful, hala na kapos tayo sa pera. Pero we have God na siya ating source. At guys, papakita ko sa inyo yung ni auntie, kanyang leeg, yung kalagayan ng auntie ko, guys. Ayan po.
umapayat na po yung auntie ko at medyo nahirapan siyang magsalita at saka yung mama ko nandyan palagi po support sa kanyang kapatid at yung mama ko nagbabalat lang ng saging, yun yung palaging trabaho namin ng pamilya. Nagpapasama din ako sa mama ko dahil hindi siya nadadalawang isip na tulungan yung kapatid niya na nahihirapan, na patuloy siyang nagpray at patuloy niyang ilalagaan at saka kinuha pa nga niya nag-insist si mama na kunin si auntie para makapag-alagaan si auntie. And guys, kung may maitulong man kayo guys, pwede nyo akong i-PM guys. At ang pangalan po ni auntie, si Auntie Merly Enrico, si Auntie Merly Enrico. And we are asking you guys, and maraming salamat po sa mga tutulong at nagbigay na ng kanilang tulong. And it is my first time guys to really ask your helping hand na tutulong sa auntie ko guys, kasi I know na may mga mabubuting tao na susuporta. At sa mga nasasabing mga auntie, wag mo lang tatanggapin yung mga sinasabi ng iba, kung ano mo yung sinasabi nila sa'yo. Dapat pakinggan mo lang yung boses ng Panginoon, dahil kung may mga masasabi man sila sa iyo, huwag mo intindihin yun. Intindihin mo yung plano ng Panginoon sa'yo. Kasi minsan, ang mga taong nakapaligid sa atin, sila pa yung mga naninira sa atin, but hindi tayo magpapadala sa kanilang sinasabi. And we're praying you, auntie, na ikaw ay gagaling. Umaban ka lang, ipagpatuloy mo lang ang pag-pray kay God. Always siya nandyan para sa'yo. And always kami nandito para din sa'yo. And si mama, kami, mga anak niya, nandito palagi. Kung meron kaming mabigay, magbibigay kami. And also, tayo ng tulong sa mga kaibigan ko na nasa YouTube or sa TikTok man, na I know na maraming mga taong tutulong sa atin. So si auntie ko ay siya 2017 siya nag-start ang kanyang sakit, may bukol sa leeg. Tapos nang hindi niya siguro na malayan kung ito ay kasi mahilig kasi siyang magtrabaho ng mga mabibigat para lang makaano sa pamilya, para maikabuhay sa pamilya. Kaya yun, todo kayod siya. At nang sa sobrang kayod niya, may bukol na talagang lumaki sa kanyang leeg. At saka last March yung pumutok yung kanyang sa leeg. And hanggang ngayon, siya ay nag-suffer sa kanyang sakit. And medyo nahirapan siya at saka natatakot siya na magpo-ano sa hospital. Kasi alam sabi niya na kapag mahirap ka, hindi ka masyado ma-ano sa mga doktor. Kasi at saka yung pamilya niya, hindi maka-ano sa kanya laga. Kasi malayo ang kanyang pamilya sa kanyang tinirahan. Kaya ayun, nag-initiate yung siya dito. Kaya nakita namin siya. Medyo kasi malayo yung unang tinirahan ng auntie ko. Nandun siya sa Anyente? Sa lugar, anong lugar doon? Sa Davao Oriental. At kami ay nasa Davao del Sur. Kaya nag-initiate yung mga anak niya na dalhin siya dito sa Davao del Sur para maalagaan. Malagaan siya. And medyo umuoki na yung kalagayan, pero yung ano niya sa leeg niya is continue pa rin ang pag-swell. Kaya nahihirapan din siya kasi wala siyang mga pambili ng gamot, pangtustos sa kanyang pangangailangan. Kaya we are asking you guys, kung may matulong man kayo, malaking tulong na din sa auntie ko,
na para may pambili ng cotton, gamot, kasi kailangan talaga niya ng maintenance para medyo ma-heal. Ma-heal yung leeg niya, saka vitamins na i-take niya para maibsan. And we are also asking sa mga agency na pwedeng tutulong sa amin. At alam kong gagawa ang Panginoon ng paraan para matulungan kami, mapupuntahan namin yung dapat naming puntahan. At salamat sa mga magbibigay ng tulong sa amin, guys. Ayun, nanonood dito ngayon sa vlog kong ito, at sa mga taong sumusuporta at nakakilala sa akin, kung nais nyo kong tumulong, you can just comment down or PM me para matulungan natin ang kalagayan ng auntie ko. At saka alam kong napakahirap ang maging may sakit ka ngayon ba, pero hindi namin biniblame si Lord na nangyari to, because I know may malaki siyang plano na para sa auntie ko at sa amin. At nagpapasalamat ako ng marami dahil yung auntie ko, tinanggap niya Panginoon talaga yung sinabi niya, yung testimony niya na yung sa time na talaga siya parang naglala yung sakit niya, pero hindi niya nakalimutan na tawagin ang Panginoon sa time na yun. And marami pa plano si Lord para kay auntie. And salamat, guys, nag-advance ako ng pasalamat sa mga nagbigay ng tulong at saka sa mga tutulong pa. Napakalaking salamat po. Alam po ang Diyos na magbibigay sa inyo ng reward o reward sa langit. And maraming salamat. Kami po ay lubos na nagagalak po. And kaya sabi ko kay auntie, maging malakas lang siya sa pag-ano niya. Kung may pera lang talaga kami na enough na para mapagamot yung auntie ko, gagawin namin. And as of now, medyo wala talaga. Kaya humihingi kami ng tulong sa mga nais tumulong. And maraming salamat po. Kanina nag-post yung kuya ko at nakatanggap na sila ng konting tulong, at maraming salamat po sa mga may mabubuting puso. Alam kong nasa pandemya tayo ngayon, pero hindi kayo nagdadalawang isip sa pagbigay ng tulong. Alam kong God will bless you. God will give you more na binigay niya sa amin. And maraming salamat, guys, sa inyong lahat. Ako po si Rowel Manisatanyo. Ito po si Auntie, si Auntie Marley. Sa mga nais tumulong po, huwag lang po kayong magdadalawang isip, mag-comment at magtanong. And ito po si Rowel.